Pumasok na sa committee level ng Senado ang panukalang pondo ng Presidential Communications Office at attached agencies nito para sa 2025. Prinisinta naman ng ahensya ang ilang proyekto, aktibidad at programa nila sa hinaharap. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Yes, Daniel. Angelique, tama ka, pasado na nga sa committee level ng Senado ang panukalang budget ng Presidential Communications Office at attached agencies ito para sa taong 2025. Dumalo ang mga opisyal na PCO sa panguna ni PCO Ating Secretary Cesar Chavez. Dumalo rin ang mga namumuno sa iba't ibang sangay na PCO, kabilang na ang General Manager ng People's Television Network na si Toby Nebrida. Pinresenta ni Secretary Chavez ang ilang proyekto, aktibidad at programa ng PCO sa kasalukuyan at mga plano pa sa hinaharap. Tulad na lang ng programa para sa freedom of information, iba't ibang communication workshops, trainings. Ibinida rin sa budget briefing ang mga ongoing projects tulad ng usapang agrikultura, kapihan sa bagong Pilipinas at marami pang iba. Usapang agrikultura, we utilized on-air, online, in sustainable speed and sustainable focus so that 5 to 6 in the morning in all radio stations of Radio Pilipinas, about 28 of them will feature issues, content on agriculture. So that it's not only about bigas pala, it's something to do with livestock, entrepreneurship. That's every day po. Marami hong nagagawa ang PCO in the last 2 years ho. At marami rin ginawa ang nakaraan na ginagamit din namin ngayon. Angelique, sa ngayong lusot na sa committee level ang panukalang budget na PCO, inaasahan naman tatalakay na ito sa plenaryo ng Senado. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.